Hi guys! Welcome ngayon dito sa aming channel, ang Laurel Beach. At kung napapansin nyo, mag-isa lang ako ulit. Pero nandito lang naman si Larry sa tabi ko. Kasi for today's topic, bibigyan ko lang naman ng review yung ginamit kong wax dito sa aking Kelly Kales. At kung ano na bang nangyari, dahil nga tulad na sinabi ko dun sa last, kumbaga patapos na ng video ko. Sorry kasi napuno yung storage ng phone. Kaya hindi namin nabigyan ng katapusan. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba nangyari sa aking Kelly Kales. At bibigyan ko ng review itong wax na ginamit namin. So bago ang lahat, please don't forget to subscribe here in our channel. And click mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated kapag meron kami mga bagong upload na videos. Yun guys. Siguro naman kung napanood niyo yung unang vlog namin about waxing armpits hair 'yon. Hair removal, okay, 'yun na 'yon. Pinakita ko doon kung anong klaseng wax yung ginamit namin. Pero syempre ngayon papakita ko pa rin ulit. Ito 'yan siya. Si No Hair Wax Kit. Yan. Yan ang ginamit namin. Kasi papakita ko na yung buong ano niya, box niya. Siyempre, para kung may plano kayong bumili, ito lang yung hahanapin nyo. Alright. Oh, baliktad. Baka nga mabasa. So, yan siya guys, ang itsura niya. So, ito ay with mangosteen extract. Unwanted hair remover. So, yan siya. So, pwede siya sa kilikili, sa mga singit-singit, dito sa binti natin. O, diba? Actually, yung binti ko, hindi ko pa. Pinag-iisipan ko pa eh, kung tatanggalan ko ba ng hair. Dapat buo na yung desisyon ko bago ko siya. Baka kulangin yung ano. Yung parang, ano niya, strips. Diba? Eh, parang konti lang yung strips niya. Ewan ko ba kung may nabibiling bukod na strips na ito. So, yun guys. Ang laman nito, meron siya sa loob. Ito na yung wax niya nga. Pinaka-wax niya. Yan. Labas natin. Pinakita na rin namin nung kailan. Pero ulitin ko lang. Ito, yung pinaka-wax niya. Yan siya. Diba? Okay, yan siya. Yan yung bottle niya. So, yan yung laman niya is black. Okay. By ano to? J. Thomas Solutions. Yan, guys. J. Thomas Solutions. Then, hindi lang yan ang laman niya. Meron pa rin ganito. Okay. So, ano bang tawag niya dito? Spatula applicator ang tawag. Then, meron din siyang 10 reusable cloth strips at saka easy to follow instructions. Ito siya, diba? Yung reusable strips niya, guys. So, konti lang, diba? Kaya kung nakita nyo yung sa unang video namin, hinati namin kasi ano lang naman ba ang gagamitin sa kilikili pagka liit-liit ng kilikili natin. Kung kaya naman natin tipirin natin, diba? So, yan guys. Then, ito yung sinasabi kong instruction niya. Alam ko nakita niya rin to. Yan. Siyempre, bago gumamit, basahin mo na yung instruction. Pero, confirm ko lang pala. Klaruhin ko pala. Na yung ginawa namin ng kailan ay tama din naman siya. Although, di kami sigurado. Pero, nung tiningnan ko, kahit yung mga ibang reviews, tama naman. So, kung saan yung direction ng hair, pagpahid, pababa yung pagpahit ng wax, kumbaga pa ganun, di ba? Kung kilikili man pa ganun pababa. Then yung strip, ang paghila niya ay pataas. Ganun. Susunod mo siya lagi sa direction ng hair, okay? Then yun guys, di ba? After na nga nun natanggal yung mga hair ko, ito na yung resulta niya. Tududin! Yan siya guys. So don't mind my arm na. So laki na, di ba? Ayan yun, nagbabawas naman ako sa mga kinakain ko para lumiit-liit kung ano man yung mga malalaki sa akin. So, yan siya. Diba? Alay yung pag ano,
pagkatapos mong gumamit nito, alam mo yung ramdam mo talagang kinis-kinis ng kilikili mo. Parang bumalik sa kilikili ng baby. Wow! Ganun siya. Ganun yung feeling, guys. Yan, itong kabila. Yan din. Yan. Ganyan siya. Oh, diba? Kaya rin naman. Kasi, may napanood din ako dati na vlog na ano. Ang sabi niya, nakakaitim daw kasi ng kilikili ang pag-shave. So, iwas-iwasan natin yung pag-shave. Pero meron namang ibang hiyang, okay naman. Tulad na panood ko din sa Jamil, ewan ko kung nanonood kayo nun. Ang ganda nga din ng kilikili ni Camille. Pero ang gamit niya naman ay pagbubunot. Nagbubunot naman siya. Pero, di ba ang ganda? Ang sikreto niya naman, nilalagyan niya ng kalamansi. Ginagawa ko din yan, kaso minsan madalas naman kami walang kalamansi. Hindi kami nakakapag-stock o minsan, hindi ko lang napapansin, ganun. Kaya hindi ako nakakapaglagay. So, yun! Meron naman tayo iba't ibang klase ng pamamaraan kung paano natin mamimaintain yung kagandahan ng ating mga kilikili, mga singit-singit, yung mga nakatago-tagong mga may itim. Alam nyo yun, di ba? So, ito sa akin. Hiyang naman ako sa wax. Tapos, ang gamit ko din ay bunot lang. Hindi ako nagsishave. Kasi napansin ko nga, nung shape ang gamit ko, yung nangingitim din yung kilikili ko. Pero lately, nito parang kahit kakabunot ko ng tweezer, ano siya, parang medyo nangingitim din. So, yun siya, guys. Next time naman, sa next vlog ko, i-share ko sa inyo kung ano ba yung ginagamit ko namang routine. Ginagawa kong routine ngayon para ma-maintain ko yung ganitong armpit. So, yan. Yan siya, guys. Yan talaga yung resulta niya. Wow! So, kung gusto niyong gumamit nito, nabili lang naman to ni Larry daw sa Mercury. Pero sa lahat ng drugstore, alam ko meron. Minsan may nakikita din ako sa mga supermarket. Kung sa SM or Robinson, meron siguro niyan. Kaya lang parang medyo mas mahal ng konti. Or hindi ko na kasi maalala kung same price lang siya. So, nabili yun sa 299 pesos. Kesa naman magpawax ka sa labas, guys, abot siya ng mga 250 o isang session lang yun, tapos another na naman kasi monthly dapat nagpapawax para medyo mahaba-haba na at pinapahaba yung hair sa ating armpit bago siya tanggalin para hindi masayang yung ibabayad mo kung magpapawax ka sa labas. Pero kung meron ka namang sariling wax, mas maganda pa rin na every month lang yung paglalagay mo or pag gamit mo ng wax for armpit hair removal. Yun. Pero ang nakalagay dito sa instruction, dapat at least 10 days bago ka ulit gumamit nitong wax para sa kilikili mo. Kasi baka naman ma-irritate, masugatan yung kilikili mo na na-addict lang kakawax ng kilikili. Huwag ganun, guys. Lahat dapat hinay-hinay lang. Ha? Sobra ay laging masama. Okay? So, yun. Ano pa bang may share ko? So, kung meron man kayong mga tanong regarding sa kung ano man yung mga daily routine ko, sa beauty, fashion, whatever, mga ginagamit ko, diba, sa mga pranks, kung meron man kayong mga suggestion, pwede nyo namang comment below. Gagawin namin yan. Or i-share ko sa inyo yan, kung ano man. Or mga tripping sa mga housing, diba? Sabihin nyo lang sa amin. And so guys, mukhang ito hanggang dito lang muna. Wala naman na ata akong nakalimutang sabihin sa inyo. Next time, si Larry magpapawax daw. I-vlog din namin yan. Kuha na natin yan ng before and after. Okay? So, yun lang muna. Sana nakakuha na naman kayo muli ng panibagong information dito sa akin. See you on my next video. Bye!
Boom.